ating pari-i-konsulta mausapang siguridad sa paggamit ng internet ang ating tatalakayin kasama ang ating online security expert na si Ms. Maki Cruz mula sa Trend Labs Core Technology Marketing. At sa mga gustong makisali sa talakayan, mag-text na agad sa GMK text line na 0907-119-9220 o mag-post sa aming Facebook o Twitter account. There you go. Good morning, Ms. Maki. Good morning. So, talakayan po tayo ng ano ng safety sa online accounts natin. So, yeah. Paano ba natin masasabing safe yung account natin? Bale, pag tayo ngayon sikat sa Pilipinas ang social media, di ba? So, yung dalawang kailangan tandaan ng mga tao kapag nag-internet ay sa isang aspeto, ano yung mga inilalagay natin sa internet at pangalawa, ano yung mga pinapapasok natin sa internet. So, dun sa mga inilalagay natin sa internet, kailangan alalahanin natin yung password. Mm-hmm. Kailangan ang tinatawag natin dito strong yung password, meaning mixture siya ng alphanumeric characters tsaka ng special characters. Mm-hmm. Or mas maganda na gumamit din ng parang password management na software, meaning para mag-handle nung ating mga password. Kasi isa sa mga reklamo usually, di ba, ang hirap gumawa ng password. Yeah. Tapos, sometimes, ano pa, hindi mo agad maaalala. Yung iba sinusulat sa papel, nilalagay sa computer. Di, syempre, pag may ibang taong dumaan, pwede rin nalang pasukin yung account mo. Tsaka, ako nilalagay ko sa password ko, ano eh. Kalahati ng alphabet at saka at least 1 to 150 kaya sabi nung misis ko minsan, ano ba naman yung password mo na yan? Sabi, napakahaba! Sabi yes. Ganun. Eh sabi ko, hindi eh, tatanggalin ko na yung password ko para sa telepono. Pagka para sa telepono, kaya lang mahirap minsan yung pagka walang password, di ba? No? Mm-hmm. Dahil madaling password ko eh, yung ano, pag-apelido mo, yung babae kanina sa Hawaii. Makukonsume parang mag-expire na yung login time mo noon ka patapos. Bakit ano ang danger kapag ka meron nakakuha ng password mo? Marami po tayong ang hindi po kasi nalalaman ng maraming tao, meron na pong mga cyber criminal underground na nangyayari sa Pilipinas at sa ibang bahagi ng mundo, meaning mga organized criminal sila underground na nagahack, na kinukuha yung mga password at usernames at binebenta sa mga underground forums. So ang danger po niyan, I'm pretty sure meron na tayong mga na-experience sa Facebook na may nakikita tayong mga contacts na wala naman sa karakter nila mag-post ng mga malalaswa o mga nakakaskandalong video. Tapos magugulat na lang tayo kung ano yon. At biglang, minsan, pag kinilik mo, pagbalik mo sa Facebook mo, na-post na rin to sa account ng mga kaibigan mo. Parang nag-ano na siya, kumalat na siya nang hindi mo alam. So, in a way, parang naging accomplice ka o kakonsyaba ng cybercriminal kapag hindi mo iniingatan yung pero ma'am, I think that medyo hindi rin ganun katalamak yan eh. Ang pinakamas nakakatakot talaga with cybersecurity is yung credit card. Hindi, kasama yun kuya, lahat ng mga data mo, yung private data mo, yung contacts mo, yung email address mo, etc. I think yung magkaroon ng access sa mga SSS number, credit card number, yun yung pinaka pinoprotektahan mo dyan eh. Siyempre, nandyan na rin yung may mga mag-hack, tapos parang magloko na kunwari sila yun. So, pero paano po nyo masisiguro na kapag pumasok ako sa isang social networking site, katulad ng Facebook, kunwari, na yung data ko ay hindi nila kukuhanin nang wala akong pahintulot at hindi nila ibebenta. Kasi doon nagkakaroon ng mas malaking pera eh, dyan sa hacking na yan. It's more of yung ibebenta mo yung data na yun eh. Doon sa mga marketers, advertisers, kaya nakakatanggap tayo ng mga spam mail. So, how do you protect yourself from that? Actually po, kapag tuwing pumapasok tayo sa or gumagawa ng account sa isang website, para tayong may pinapasok na kontrata na trust-based na parang agreement siya na ibabahagi ko sa iyo ang gantong karaming impormasyon and in exchange, bibigay mo sa akin yung servisyo mo. So, depende po yun kung gaanong karaming, ano yung level ng comfort mo sa pag-share ng information. Pero ang danger po dyan, yung iba, syempre, pag gumagawa ng account, hindi na nila iniisip kung lahat ng data nila pinapasok dito. Kaya po mahalaga yung meron tayong katuwang na parang uri ng teknolohiya na will help us determine kung
sobra na ba yung information na binabahagi natin. Mm. So meron po kaming parang feature. So may nabibiling ano yan, parang software. Yeah, opo. So kayo meron kayong ginagawa na ganun? Bali, yung produkto po namin sa Trend Micro Titanium Maximum Security, meron siyang feature na tinatawag na privacy scanner. Okay. Okay, so what it does, sinasabi niya sa iyo na kasi 'di ba po sa Facebook for instance, paiba-iba minsan yung mga security settings. Ngayon, kakaiba na naman nila ng privacy settings. Parang may panahon no, na sure ka na secure na 'to kasi na-check ko na, pero after 6 months parang ay bakit parang kita na nila uli yung email ko, etc. So yung privacy scanner, it allows you to check kung ito nga ba yung gusto mong i-share sa mundo, kailangan ba talaga nilang malaman ang birthday mo, ang school mo. So nire-remind ka niya and therefore nababago mo siya. And how often can you change your password? As often as you want, actually. Pero ang more na issue sa kanya is paano mo ma-make sure na walang makakapuha ng password mo. Okay. Tapos, Ma'am Mackie, meron po tayong tanong from Joseph Milano. Mm-hmm. Paano po malalaman kung vulnerable ang social media accounts ko sa mga hacker? Okay. Magandang tanong yon. Basically, because lahat naman, to a certain extent, vulnerable sa social media. Once in-open up mo yung sarili mo, yung username tsaka password mo, may way talaga para makapasok sila. So basically risk management na lang ang laban mo. Kailangan pahirapan mo yung cyber criminal para makuha yung username and password mo, meaning sa setup ka ng security software, mag-update ka ng mga applications, operating systems para mapagod silang i-attack ka. Para yung iba na lang yung, kumbaga, in a way, parang yung iba na lang yung punteryahin kasi nila. Kasi stressful. Dapat pagka nagsosocial media kayo na ganyan, share nyo lang yung ano nyo sa mga talagang nothing kakilala ninyo. Diba? Tapos o kaya, gusto nyo, kayo na lang mag-isa. Huwag mga picture ng baby. Baby mo, anak mo. Wala kang friend. Dahil ang vulnerability is always there. It is only how parang ma-manage yung ano. Dahil yung kahit na email, di ba? Ganun din. Email, di lang naman yung mga Facebook na yan eh. Yung minsan magugulat ka. Bakit ano? Parang merong kausap yung sino nagpadala nito? Bakit parang may kausap na siya na ikaw pala yung kausap? Di mo alam na ikaw pala yung kausap. Nakikipag-usap ka pala sa iba. Yes. Hindi mo nalalaman. Magugulat ka na lang doon sa mga emails na dumadating sa'yo. Kailangan talaga. Meron pa tanong si Angela. Pero ito, follow-up ko rin, no? Doon kasi sa Facebook, yung sa bagong privacy settings nila, yung mga third-party applications, hindi daw, sabi ng Facebook doon sa kanilang privacy policy, na hindi nila sagot, kuya, yung mga ibibigay mong data doon pag inallow mo yung third-party application. And they can maintain your data in perpetuity unless natanggalin mo yung account mo, unless nasulatan mo sila na tanggalin nila yung data mo dun sa account nila. So they can sell that anywhere, no, sa mga marketers, etc. So ingat din, I think, dun sa mga nagpa-pop up na Angela Lagunsar invited you to play something. basta may magtanong ng password mo. Kasi may tatanggapin kang email tapos nakalagay, can you please put your password? Ingat ka agad dyan. Ayun, kagaya mo nung si Kong Erin, tinatanong siya kanina ni Dina, sabi sa kanya ni Dina, Kong Erin, nag-email ka ba sa akin? ganun. Tapos hinihingi nga daw yung password niya or what. Sabi niya, huwag mong sagutin yan, sabi ni Kong Erin. Na-hack na si Kong Erin. Anong tawag sa ganun? Yung phishing yun, di ba? P-H-I-S-H-I-N. Yeah, ang tawag dun sa mga email na natatanggap natin na humihingi ng mga password o mga impormasyon na hindi mo naman talaga kailangang ibigay. Ang tawag dito ay phishing.
So pag naging biktima ka ng phishing, nanakawin nila yung password mo at yun na nga, yung katulad na sabi ko, gagamitin nila para pasukin yung account mo at kumuha pa ng mas maraming impormasyon. Yan, tawag dyan ay illegal phishing. O dynamite phishing. Dynamite phishing. Kaya, naku, kaya... Alam niyo mas okay pa nung panahon namin talaga eh. Hindi masyadong komplikado. Hindi komplikado. Kasi pagka lumabas ka ng opisina mo, hindi ka masyado maabala dahil sa mga trabaho kailangan pag maglo-long distance ka, pupunta ka doon sa mga center, di ba? I would like to file my long distance call to ganun pa, di ba? Wala pa ng mga ganyan-ganyan. Operator assisted. Oh, or telegrama. Ang laro ng mga bata, patintero, agawan base. Ngayon, talagang pati langit lupa. Pero pati football na sa daliri na. Saan ka naman nakakita ng ganun, di ba? Pati basketball. Basketball, football, daliri. Kaya ngayon, makita mo mga daliri ng mga bata ngayon. Yun yung malalaki. Muscles. Back na yung tapos ngayon, ang karamihan sa mga bata, lampa. Kasi hindi na gagamit yung kanilang mga katawan. Anyway, ang Kong Erin. Yes. Gusto natin magpasalamat kay Maki Cruz ng Security Focus Lead Friend Micro. Salamat po. Ano kayo mga seminar or kwan? Actually, meron po kami, yung produkto po namin, Trend Micro Maximum Security, Titanium Maximum Security. So, ito po yung isa sa mga paraan para medyo hindi mo na ganung, hindi ka masyadong matatakot na mag-online. Kasi isa rin po sa mga sinasabi namin is, wag naman kayo matakot sa teknolohiya. I-embrace po natin ito. So, pwede po kayong pumunta sa website namin, www.trendmicro.com. At automatic po niya kayong i-redirect sa Philippine site. Ayan. Hindi naman kaya kayo nagbibigay rin ng mga contact numbers. paano namin matetesting yung ano nyo? Yung servisyo ninyo. Meron bang free trial yan? Free trial. Meron sa website. So, pwede yun sa any device. iOS. Bali, pag... DOS. Wala. Yung full na product, pwede siyang i-install sa up to 3 devices. So pag sinabing devices, computer, laptop, mobile phone. Mm-hmm. Kasi ngayon, 'di ba, hindi na lang naman desktop yung meron ka, meron kang smartphone. So, 'yon, nakita namin na yung reality is that maraming gumagamit ng iba-ibang klaseng device. Ayan. Ako, Windows Mobile 1 pa ako. Windows 1. So, parang ito, no? Kung nagtayo ka ng restaurant, kumuha ka ng security guards. Mm-hmm. But this time, online. Yep, yes. Exactly. Right. Ayan, maraming salamat again, Miss Maki Cruz of Security Focus, lead ng Trend Micro.